For this sample problem, papakita natin yung two ways of computing areas of an irregular polygon. So, like this one na nasa figure natin. So, irregular polygon kasi, yun, hindi siya regular tulad ng mga rectangle, triangle, pentagon, equal sides. So, ito yung equal sides, tapos, yun, hindi pa ganun ka-recognizable yung shape niya, no? So, we have an example here, 1, 2, 3, 4, 5. So, it's a pentagon, pero hindi siya regular na pentagon. So, i-calculate natin yung area. By the way, yung application nito ay sa subject na, earthworks, yung pag-compute ng mga areas ng mga stations. Okay, so, diretso na tayo dito, no? So, ito yung given na dimensions. You have 2.3 yung height dito. Tapos, sa 3.45, 3, 3.0, 1.5 naman yung dimensions dito sa baba. Yung length dito, no, tsaka ito, height dito is 1.0, tapos yung height naman dito sa center line natin is 1.5. Okay, so actually, dalawang paraan yung pwede nating masolve yung area dito. No? Una is gagamit tayo ng yung triangles. No? So first is pwede nating hatiin ito into two triangles. So you have one, and then two, oops. And then dito rin, no, hatiin din natin dito. Mamaya na natin mamarka na lang, no? Kasi yun, meron tayong 1, tapos meron tayong 2, tapos meron tayong third na triangle, tapos 4. No? Tapos, yun, I think ito yung mas madaling paraan, no, na pag-solve ng area. So, i-adapt lang natin yung areas dito. No? So, we have the area total is just equivalent to, so, area total is just equivalent to area 1 plus area 2 plus area 3 plus area 4. So, triangles na ito lahat. No? So, sa area 1, 1 half base times height lang yan. Yung base natin, pwede nating gawin na ito, no? Yung 3.0 na to, yung base na to 3.0, tapos yung height niya is 2.3. Okay? So, ito yung base, 3.0, tapos sa height is 2.3. Okay? Kasi pag meron tayong triangle na ganyan, kunwari irregular, so meron tayong base, tapos yung hinahanap natin na altitude dyan is ito, no? Yung height. Okay? So, yung area is just equivalent to 1 half base times height. So, i-apply lang natin yan. So, yung base natin is 3. Tapos, yung height natin is 2.3 naman. Sa area 2 naman, dito naman tayo sa, ano, yung base na to is pwede natin gawing 1.5 yung base. So, that's 1 half times 1.5. Tapos, yung height niya naman, pagtitingnan natin yung pangalawang triangle na to, no? So, ito yung pwede magiging base. Tapos, yung height is yung projected na distance dito, no? So, ito yung projected na distance, which is equivalent to 3.45 plus 3.0. So, that's 6.45, okay? Para sa area 3 naman, dito naman tayo. So, pwedeng maging base dito is 1.5, tapos yung projected na height dito is 3.0 plus 1.5. Okay, so that's 1 half, base na 1.5. Tapos, yung height niya is 3.0 plus 1.5, that's 4.5. Yan na lang natin ulit, no? So, yung triangle na 3, yung third na triangle, so ito yung triangle na yan. Ito yung base, tapos yung projected na height naman is dito, no? Which is yung straight na distance galing sa base mo, papunta dito sa point of yung vertex na to, no? Which is 4.5. Tapos, yan, 1.5. Tapos, yung fourth naman, yung triangle na to, so, ito yung magiging base natin, tapos yung projected na height is 1.0, okay? So, that's 1 half, so plus pa rin, 1 half. Base niya is 3.0, tapos yung height is 1.0, okay? So, solve na natin sa calculator natin. We have the area total is just equivalent to, so we have 3 times 2.3 divided by 2 plus 1.5 times 6.45 divided by 2 plus pwede rin 1.5 times 4.5, oops, divided by 2. Pwede rin na mamaya na yung divide 2, no? Unahin na natin yung product. Pero pwede na rin na ganito, no? Parang mano-mano talaga, no? So, 3 times 1 divided by 2. Yan. So, we have 13.1625 square meter, no? Kung naka-meter. So, pero wala namang unit. So, lagyan na lang natin ng square units. So, yan. Ito na ngayon yung final na area natin. So, i-double check lang natin sa yung second method naman. Sa second method, yun yung gagawa tayo ng rectangle. No? So, pwede tayong gumawa ng ito, merong rectangle dito, no? Ganyan. Tapos, mag-extend siya dito. Yan. Ito yung first na rectangle natin. Ganyan, no?
Tapos yung pangalawang rectangle naman is dito. Yan. So meron tayong dalawang rectangles dito. So we have the rectangle 1 and then you have the second rectangle which is 2. Tapos papangalanan naman natin yung additional triangles natin. So we have additional triangles. Ito yan, no? Yan, yung triangle na yan. This is triangle, lagyan na lang natin 5. Tapos ito naman, ito yung triangle din na pwede natin gawin. No? So this is 6 pala, no? Triangle 6. Tapos sa kabila, triangle dito na pambaka natin 7. And then this one. Tapos meron tayong triangle na 8. So ang gagawin natin dito, magsasubtract tayo, no? Magsasubtract tayo ng triangles dun sa malaking areas na rectangle. So we have area total is we have the area of rectangle na 1 minus area ng triangle na 5 minus area ng triangle na 6. Tapos magdadagdag tayo ng area ng rectangle na malaki which is the area 2. Tapos magsasubtract tayo ng area 7. Magsasubtract ulit ng area 8. Okay? So, ganun lang, no? Parang nagdagdag tayo ng figures dito, no? Merong malaking triangle, tapos magsubtract ka ngayon ng area ng 6, tsaka area ng 5. So, ganun pa rin yung matitirang area. Dito naman sa kabila, magsasubtract ka ng area 7, tsaka area 8. Tapos, ganun pa rin yung matitira. So, sige, solve natin. That's yung area na malaki ng rectangle. That's 2.3 by 6.45. So, that's 2.3 by 6.45 minus we have yung rectangle na to. Ay, triangle na to. This is 2.3 minus 1.5. So, this is 0.8. So, this is 6.45. So, 1 half base times height. That's 1 half 6.45 times 0.8, no? Tapos, minus ulit. Meron tayong rectangle dito, which is 3.45 tsaka 2.3. So, that's 1 half base times height. That's 3.45 times 2.3. Tapos mag-add tayo ng malaking rectangle dito sa kabila. This is 4.5 by 1.5, no? Yung height niya. No? So this is 4.5 by 1.5. Sasubtract tayo ng triangle dito sa taas. This is 4.5. Tapos yung dimension na to, which is this one, this is actually equivalent to 0.5. No? Kasi 1.5, tapos magsasubtract ka ng 1, matitira is 0.5. So, yung triangle na yan, that's 1 half, 4.5 times 0.5. 0.5 times 0.5. Tapos, last na triangle. Ito, no? This is 1.5, tapos meron kang 1. So, 1 half, 1.5 times 1.0. Okay? So, area total, i-evaluate lang sa calculator. Madali lang to, no? So, this is 2.3 times 6.45. Minus, we have 6.45 times 0.8 divided by 2. Minus ulit, we have 3.45 times 2.3. Oops, divide 2, no? Divide 2. Plus, we have 4.5 times 1.5. Minus, we have 4.5 times 0.5 divided by 2. Minus ulit, that's 1.5 times 1 divided by 2. Pareho lang, no? That's 13.1625. So, 13.1625 square units. So, square units lang yung nilagay natin dito na unit kasi hindi naman naka-specify dito sa drawing kung meters or inches yung mga binigay na dimensions. No? So, naka, ano lang, square units lang. So, regardless kung anong unit na madatagdag dito, kung wari, kung babaguhin, merong feet dito ilagay or meters. So, square meters na siya or square feet. Okay? So, pareho lang yung sagot, no? Maybe it's just one way of double-checking your answers. Kasi ito, mas madali ito, no? Plus lang lahat, tapos hindi ka na magdadagdag ng figures. Pero kung meron ka pang time during sa exam or sa quiz, pwede mo rin gawin ito, no? Yun, ma-double-check nyo lang, no? Yung answers, okay? So, yun para sa pag-compute ng
area, no, sa mga figures na tulad nito. I-analyze nila yung figure, tapos gawa ng mga additional na lines kung kailangan or as is lang. No? So, I think yun na yun, no, para sa sample problem na to. And thank you ulit for watching and see you sa mga next na sample problems natin. Thank you.